ituwid natin ang kanilang palaging pagtulingsa. Sa simpleng pagsusuri natin sa talata, ating makita, mga kapatid, na hindi si San Pablo nagbigay ng utos, kundi ito'y isang argumento para iwasan ng mga lalaki na nasa Korinto ang magpahaba ng buhok. Sabi ko na kung pag-aralan natin ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Yan, mga kapatid, sa 1 Korinto Kapitulo 11 Versikulo 13, malinaw na inaanok ni San Pablo ang paghusga sa mga taga-Korinto. Hindi siya nagbibigay ng utos. Ulitin natin, malinaw na malinaw, no? Hindi siya nagbibigay ng utos. Hindi siya nagbibigay ng utos. Ulitin natin, malinaw na malinaw, no? Hindi siya nagbibigay ng utos. Sapagkat alastas ninyong lubos na sino mang mapakiapin o mahalay o masakit na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ang mga taga-Korinto ang pinili niya, mga kapatid, kung magpapahaba ba ng buhok ang isang lalaki o magpaputol ba ng buhok ang isang babae. Hindi niya inuutusan ang mga ito. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Hindi ba mismong ang kalikasan ang nagtuturo sa inyo na kung ang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay mahalay sa kanya? Ngunit ang babae ang may mahabang buhok, ito ay kaniyang kapurihan dahil ang kaniyang buhok ay ibinigay sa kanya bilang banakit. Okay. Walang utos sa naturan. 1 Korinto Kapitulo 11 Versikulo 14 hanggang 15, mga kapatid, na nagbabawal sa mahabang buhok para sa mga lalaki. Okay. Ituwid natin ang kanilang mga palaging pagtulingsa. Sa simpleng pagsusuri natin sa talata, ating makita, mga kapatid, na hindi si San Pablo nagbigay ng utos, kundi ito'y isang argumento para iwasan ng mga lalaki na nasa Korinto ang magpahaba ng buhok. Sabi ko na kung pag-aralan natin ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Bakit particular si San Pablo sa mga taga-Korinto? Kaya nga isinulat niya ang 1 Korinto Kapitulo 11 Versikulo 13 hanggang 15. Bakit particular siya? Okay. Tatalakayin po natin, mga kapatid, punto por punto ang isang argumento ni San Pablo na kanyang ibinigay at ito'y hindi isang kautusan. Sabi po sa nakasulat sa naturang talata, kayo, kung tingnan natin ang 1 Korinto, simulan natin sa 1 Korinto Kapitulo 1 Kapitulo 11, Versikulo 13. Kayo ang humusga. Nararapat ba para sa isang babae na magdasal sa Diyos na walang lambong ang kaniyang ulo? Hindi ba mismo ang kalikasan ang nagtuturo sa inyo na kung ang lalaki ay mahabang buhok, ito ay mahalay sa kaniya? Ngunit kung ang babae ang may mahabang buhok, ito ay kanyang kapurihan dahil ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya bilang panakit. Yan, mga kapatid, sa 1 Korinto Kapitulo 11 Versikulo 13, malinaw na inaalok ni San Pablo ang paghusga sa mga taga-Korinto.
hindi siya nagbibigay ng utos. Ulitin natin, malinaw na malinaw, no?